Ito po mga kaibigan na inilunsad na ang koalisyon. Ito'y isang malaking samahan para po sa nalalaban no? Sa sinumang ikakandidato kung may eleksyon ng kasalukuyang administrasyon ni Presidente Digong Nyo. Mga kaibigan, ito'y tinatawag na pro-democracy koalisyon na inilunsad kanina na ang layunin po ay magpresenta ng mga karapat-dapat na lineup ng kandidato, mga kandidato para sa 2022 na isasagupa po sa sinumang mapipili ni Presidente Digong Nyo na ang administrasyon nito ay inilarawan ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na incompetent. Di ba yun ang sabi natin dito sa ating programa, mga kaibigan? Wala pong pumaltos eh. Bakit? Dahil tama po ang ating obserbasyon, ang ating pananaw, at ating paninindigan. Tama po yan. Hindi ka magkakamali. Kaya ang sabi nila, di ba, anong binabanggit natin kung ilalarawan ang kasalukuyang administrasyon sa isang salita lamang, anong salita ang gagamitin mo para ilarawan ang kasalukuyang administrasyon nitong si Presidente Digong Nyo? Hindi ho ba ang sabi natin ay incompetent? At yan din mismo ang tawag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi niya, "This government is really incompetent." Ang gobyernong ito ay talagang incompetent, inutil. Sa madaling sabi, walang kakayahan, walang karapatan na mamuno ng bansa sa ating interpretasyon ng incompetence. They've been tested, sila'y nasubok, and everybody's saying kulelat sila. At sinasabi ng lahat na kulelat sila. So, we have to offer a better alternative. Kaya kailangan nating mag-alok ng mas mabuting alternatibo para sa mamamayan dahil we don't want the same thing to happen again. Dahil ayaw na nating maulit pa ang pangyayari sa loob ng susunod na 6 na taon o ang nangyari sa susunod na 6 na taon. Yan o ang sabi ni Justice Antonio Carpio. Alam ninyo, lahat po ng criteria na sinabi dito sa inilunsad na koalisyon, kung paano tayo boboto at pagpili ng ating iboboto at kung paano natin haharapin ang issue, tugma lahat sa ating pong mga sinabi na hindi sinabi ng lahat. Lalahating ko na yan, mga kaibigan. Ngayon, dahil meron na nito, tiyak na maraming lalabas na magagaling ang bunganga na kasi meron ng mamumuno eh. Ito hong si Justice Antonio Carpio at yung ilang mga kasamahan niya. Bukod kay Carpio, yun nga, meron pang mga ibang kasama siya sa koalisyon na yan. Ano ito? Yung logo, meron pa palang logo, yung isang bayanan. Basahin lang natin itong balita.
para tayo ay makapagbigay ng ating komentaryo. Ngayon, ang mga combiners o yung nag-sama-samang bumuo nito ay nagsabi na ang bansa, mga kaibigan, na maaring tayo po ay naging matagumpay, ha? O kaya di man matagumpay, hindi tayo mangungulelat, ha, sa COVID-19 response. Pero ang gobyerno ay sinayang, inaksaya yung pong mahalagang panahon at mga resources, pera yun. At saka yung makinarya ng gobyerno with charter change. Diyan nila, iniukol ang kanilang panahon imbes na tugunan yung pong pandemya bunsod nitong COVID-19, mga kaibigan, sa charter change, ha? Doon sa paggahasa ng saligang batas natin. Pagsasara ng mass media. Ha? Pananakot sa mga negosyo, ha? Na pagkansila sa mga prangkisa. Yan. Pananakot laban sa academic freedom ng mga universidad. At terorismo, ha? Doon sa mga pag-aasik ng terorismo sa mga lehitimong pumupuna, ha? Na ang ginagawa po ay tinatakot, dinadaan sa pandarahas, ha, na surveillance, paniniktik at pag-aresto. Ang sabi ho ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, the Filipino people deserve a better government. Alam naman natin yun, eh. Di ba? Mga kaibigan, yan tama naman yan, ha? Ang mga mamamayang Pilipino, talagang nababagay na magkaroon ng mahusay na pamahalaan. Walang dahilan para ang ating bansa ay hindi po umasenso at ang mamamayan ay hindi guminhawa. Walang dahilan, eh. Bakit? Eh, kumpleto tayo, eh. Ha? Nasa atin ang mga natural resources na gusto nilang ipamigay sa mga dayuhang China, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, ang magiging issue sa 2022 elections, ang pagiging makabayan natin ay susukatin sa 2022 election. Ang ating pagka-Pilipino, ha? Yan ang susukatin sa 2022 election. Mga kaibigan, ang ating patriotismo na ewan natin kung gaano karami pa yan. At nakita ninyo ang nangyari sa Palawan na nagpamalas ang marami nating kababayan doon, ha, ng pagmamahal sa kanilang bansa. Ha? Ipinaglaban nila, mga kaibigan, na huwag mapunta sa Incheck, sa China, ha, ang lalawigan ng Palawan na magiging banta, ha, sa pangkalahatan ng ating bansa. Ito ho, there are Filipino leaders who can do a much better job. Marami anyang Filipino leader, ha, na makagagawa ng mas mabuting
trabaho na patakbuhin ang gobyerno at buhayin ang ekonomiya, lumikha ng mga trabaho para sa mga tao, hindi yung nagpapasok ka ng incheck. Pagkatapos, magtayo ng negosyong illegal na nga, mga kaibigan, kumukuha pa ng mga trabahador na mga incheck. Nasaan ang Pilipino? Hindi ba sinasabi nga natin, sa mga LGU lang, halimbawa, merong negosyong itatayo. Lalo't merong sapi o investment ng mga dayuhan, isa ang sisiguruhin ng LGU na tungkulin nila. Ano yun? Na maging prioridad. Kaya yan eh, local ha, kay foreign business yan. Local man o foreign business yan. Magtatayo ka saan man lugar sa Pilipinas. Ano pangunahing tungkulin ng LGU, ng local government unit? Siguruhin niya na ang prioridad na makapagtatrabaho sa alinmang itatayong negosyo ay magmumula sa kanilang lungsod o bayan. Kung taga Maynila ka, dapat prioridad na kukunin mong magtrabaho ay mga taga Maynila. Hindi ho ba? Parang eskwela eh. Ha? Ito'y common sense eh. Mga kaibigan eh. Parang eskwela. O may eskwela sa Maynila. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Merong City College of Manila dati, na ngayon eh, Universidad de Manila, na ipinatayo ni Alfredo Lim. Ano ang tuntunin dyan para ka makapasok? Ang prioridad dyan, residente ka ng Maynila. Ganon din sa negosyo. Oh, mga kaibigan, paano kang lilikha ng hanap buhay dito? Paano hindi babagsak ang kabuhayan ng mga mamamayan dito? Eh, ang prioridad nila, ginawa puro China. Puro mamamayan ng China. Ang gusto nilang makinabang, sponsored, state-sponsored yan, ha? Nakatraidoran sa sambayan ng Pilipino. Mga kaibiga, puro katraidoran eh. Pabor sa interest ng mga mainland Chinese, ng communist China. At ang kanilang sinasabi na kaya kailangan ang mga leader na naaangkop para sa kapakanan ng mga mamamayan yung makagagawa ng paninindigan upang ipagtanggol ang ating mga teritoryo at ang ating kasarinlan, karapatan sa ating kasarinlan sa West Philippine Sea. Nakarinig ba kayo niyan sa administrasyong ito? Wala. Eni nga yung hindi naman sila dapat makisabuatan sa administrasyon eh. Walang nakapanindigan. Di ba ito yung sinasabi natin kung bakit wish natin dito rin sa programang ito nagsimula yan na kung merong dapat kumandidato o tumakbo sa alinmang national position isa na dyan si Antonio Carpio. O di ngayon, lumabas na sila, mga kaibigan. Lumabas na totoo ang mga sinasabi natin at maaring ang programang ito ang nag-udyok sa kanila upang harapin ang hamon ng ating palatuntunan
o ng mga ipinalalaganap natin dito sa ating programa upang pangunahan nila ang sambayan ng Pilipino, mga kaibigan, sa isang mabuting hangarin at simulain. Pag sinumatotal mo itong itinatag na koalisyon ngayon, tayong lahat ay dapat maghanda at magkaisa na kinakailangan meron lamang tayong isang kandidato, kababanggit lang natin yan, ilang araw ang nakakaraan at yun ang sinasabi nila ngayon dito. Halos lahat ng ating mga isinulong na panukala dito sa ating palatuntunan, yun din ang lumalabas doon sa objective o layunin nitong itinatag na isang bayanan coalition, mga kaibigan. Tayo naman ay nananiniwala dito kasi kailangan natin na merong mamuno, hindi natin papil yun. Ang papil lang natin ay dito sa ating programa, na halos wala nang may gustong magsalita para manindigan. Eh, tayo ang gumanap ng papel na yan. Hindi naman natin binubuhat ang ating upuan. O, may ilan pa tayong mga kasama. Iilan na lang yan. Iilan na lang kami. Lalo na sa hanay ng mga nasa radyo. Mga kaibigan. O yan, andyan si Waldy Carbonell. Mga kaibigan, iwan ko kung nagpo-programa pa sa radyo. Ha? Kumbaga, tayo yung mga nagkalat ng tuyong dahon. Kasama natin ang mga naniniwala sa katulad na simulain. Kasama natin ang mga matitino ang pag-iisip na OFW. Binibigyan din natin sila ng kredito. Kinikilala natin ang naging ambag nila, itong mga nagtanggol laban sa pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Nandyan yung OFW na si Lin Silawan, mga kaibigan, at marami pang iba na sa kanilang pamamaraan gumamit sila ng social media upang, mga kaibigan, ay kanilang imulat ang mata ng marami. Kumbaga, marami tayo. Sa radyo, kukunti kami. Pero alam natin, may mga kababayan tayo, katulad ng mga OFW, yan si Lin Silawan sa Taiwan. Yan yung mga nagkalat ng tuyong dahon. May mga leader tayong iilan na nagsasalita. Si Senador Antonio Trillanes. Ha? At ang ating Vice Presidente, Lenny Robredo, Justice Antonio Carpio, na ngayon ay namumuno o nangunguna para pagkaisahin tayong mga Pilipino. Ang tawag natin dyan sa koalisyon na yan, yan eh, sa pagsasama-sama sa isang mabuting layunin para sa ating bansa. Binanggit nga nila dyan eh, ito'y usapin na, hindi na ito usapin na kayo. Gusto ko si ganun, parang yung kagabi may nagkomento, wag na kayong sumingit dito kasi kami may layuning mabuti. Itong programang ito ay inilaan na natin para sa mabuting layunin. Kasi mapapahiya lang kayo eh. Huwag nyo kaming gamitin kung gusto nyo sumikat. May sarili naman kayong Facebook, di ba? Doon kayo maglagay. Kami ba pumasok dyan sa Facebook nyo?
Ha? Para bastusin namin kayo? Hindi naman namin ginawa yun. Ha? Bakit dito pumapasok kayo? Oh. Mabuti sana kung di natin kilala. Kilala ko pa eh. Ha? Mga kaibigan eh. O ano na pala niya? Diminura ka. Mabuti tinanggal ko eh. Kung gusto mo magkaroon ng tagapakinig mo, isa lang ang sikreto. Sinabi ko na yan eh. Magsalita lang kayo ng totoo. Huwag kayong magpanggap. Ngayon, kung nagpapanggap kayo, ha? Eh buhay nyo yan eh. Hindi naman namin kayo pinapakialam, magpanggap kayo, di ba? Ali, magpapanggap ka? Pinakamagaling daw na presidente ito. Saan? Sa panloloko? Sa katarantaduhan? Oh. Sa pang-aapi sa kapwa? Alam nyo, mga kaibigan, hindi batas yung ginagawa nila. Yung ginagawa nila, aresto rito. Ha? Ayan na nga, justice na nga nagsasabi. Mamaya, babasahin natin eh. Ano sabi ni Justice Carpio? Yung sinasabi ko rin eh. Kasasabi ko lang yung isang araw eh. Di ba dapat ang Korte Suprema eh kumikilos, mag-exercise ng moto proprio on their own na wala nang kailangang magpayo pa sa kanila o magdulog ng kaso sa kanila para sila kumilos? Kapag nanganganib na ang marami, lalo na binabaluktot ang batas, ang interpretasyon sa batas, abay, hindi pa kayo kikilos? Oh. Mga kailan kayo mag-exercise niya pag hindi nyo na ma-exercise? Di ba? Oh. Kailan ka pa mag-jogging kung inutil ka na? Aha. Kulumpo ka na. Gago. Di ba? Oh, yun sinasabi nila ngayon. Di ba? Ngayon, pasalamatan natin yan, yung mga OFW kamukha ni Lin Silawan, ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa na mas marami pa tayong kababayan sa ibang bansa, hindi lang OFW, yung mga doon na naninirahan na mamalagi, na mas merong, mas malaki ang pagmamahal sa bansang Pilipinas eh. Kahit nandoon sila sa malayo eh. Naaawa sila sa kalagayan natin dito eh. Mabuti sila nakaalpas eh. Nakakita ng pagkakataon eh. Eh tayong iniwan nila rito, mahal pa rin nila tayo. Mahal pa rin nila ang ating bansa. Hindi katulad ng marami dito, nakangangalang. Ni walang maiambag. Sipin mo yun, nagpapakahirap na nga yun, yung mga OFW. Pagkatapos eh, inaalala pa nila ang kalagayan nating mga naririto sa ating sariling bansa. Ha? Sila pa nangunguna para punahin ang ating mga walang ya sa pamahalaan. Mga kaibigan. Oh. Yan yung mga sinasabi nating nagkalat ng tuyong dahon. Ha? Na isang araw, alam naman ninyo yung dahon na yan, pag napatakan niya ng titis ng sigarilyo, pwedeng magliyab yan, mga kaibigan. Sabi nga nila, sabi nga ni Carpio, maraming Pilipino na leader ang makagagawa na mas mabuti kasi pinalilitaw nitong administrasyon, wala nang makakagawa eh. Ha? Di ba sabi nung gagong si Boy Finger, kung hindi raw si Digong nyo na upo ngayon, kung iba raw na kandidato, ha? Baka raw 2 milyon ang namatay sa COVID o milyon-milyon ang mamamatay sa COVID. Ano? Paano mo nasabi yun? Diyos ka ba? Ano ka ba? Manghuhula ka ba talaga? O ano ka? Ha? Ito, napakayabang hambog yan eh. Nung araw pa yan eh.
sinusukan ng mga kapwa niya nasa ano yan eh, nasa media. Sobrang yabang, akala niya siya lang matalino. Yun ang mali sa tao. Akala nila matalino sila, hindi nila alam sira pala ulo nila, baliw. Mga kaibigan, akalain mo masabi mo yun. Sino ka makapagsasabing maraming mamamatay kung hindi si digong nyo nakaupo? Makapagsip-sip lang eh. Ginagawan Diyos si digong nyo. Diyos-Diyosan, mga kaibigan. Oh, ngayon, eh maraming may kakayahan yan. Lalo na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Ha? Diyan sa West Philippine Sea. Kaya tayo humahanga sa mga taga-Palawan sapagkat sila ang gumanap ng papel na yan. Marami sila. Although marami ron mukhang pera na bayaran. Kalain ninyo, kung nagtagumpay na mahati yung sa tatlo, yung Palawan na yan, mga kaibigan, ha? Puro bot buying na lang dyan. Liliit na yung constituency. Andali mo na makapasok sa maging congressman, governor, maging, napakaputo na. Mga kaibigan, basta may pera ka. Kaya hindi na umunlad dyan Palawan eh. Sa napakatagal na panahon eh. Hahatiin mo pa. Ito namang gobernador nila ngayon. Kaya gusto niya mahati yan. Alam niya, mahirapan na siyang manalo. Nakipagkamutan ng likod sa mga katulad niya. At dyan, iyan sila, itong mga taga-Palawan na bumoto ng no laban sa paghati ng lalawigan. Sila ang magsisilbi nating gabay. Ha? Sila ang mag-i-inspire sa atin. Magbibigay ng inspirasyon sa atin na kaya natin, mga kaibigan, na biguin ang anumang masamang hangarin, anumang masamang balakin, basta tayo ay marunong manindigan. Siyempre, marami ring maninindigan sa mali. Pero ikaw yung tama, manindigan ka riyan. Huwag mong idadahilan na merong hindi maninindigan. Mga kaibigan, ang sabi nga ngayon ang tayo ay nahaharap sa national survival. Mga kaibigan, kapag ito ay pinabayaan natin, binaliwala natin, mga kaibigan, wala na, tapos na tayo. Ipagpapatuloy daw eh. Gusto raw nila ipagpatuloy. Sino mo pagpapatuloy mo yung lahat ng katarantaduhan? Abay, delikado yan. Di ba? Oh, wala ba kayong mga anak? Wala ba kayong mga apo? Oh, mga kaibigan, ito ho ang kanilang paraan sa pagpili ng mga kandidato para sa presidente, vice president, at senador. Ha? Ha? May ito raw mga sumusunod na criteria. Oh. Ano una? Sabihin nyo, kung hindi nyo narinig dito yan, ha? Track record. Malinis na track record. Eh, ilang taong ko na sinasabi yan. Di ba? Ang pagpili ng karapat-dapat na kandidato, eh track record. Saan ko natutunan yan? Kasi, iniisip ko lagi, paano ba tayo talaga pipili? Hindi na natin maintindihan eh. Kung paano ba talaga pagpili eh, ng kandidato eh. Kasi marami nang manloloko, di ba? Mga politikong manloloko. Iba, magpapanggap na makamahirap. Lagi yan eh. Eh, pala, pagka naupo, lalo naghihirap yung tao. Si Erap, di ba? Ganun ang ginawa ng animal na yun eh. Mga kaibigan eh.
Oh. Ano sinasabi natin? Yung malinis ang track record. Oh, alam na natin kung sino mga meron yan ngayon. Di ba? Iilan lang yan. Hindi ka na mahirapan. Napiliin yan. Kasi kukunti na yan eh. Kumbaga sa hayop yan, endangered species yan eh. Yang may mabuting track record, malinis. Eh natawa nga ako kanina eh, nung nanonood ako nung bandang umpisa at gitna nung launching nung coalition sa social media. May nagbanggit ng pangalan ko na kung ako raw ay tatakbo, iboboto ko. Tatapatin ko kayo. Wala po ako ambisyon dyan sa politika. O pumasok sa politika. Kasi po, hindi ko nasisigurong may kakayahan ako. Sa pinag-aralan pa lang, hindi ako qualified. Mga kaibigan, hindi ako kamukha ni Pacquiao na magpapanggap. Kasi yung mga nagpapanggap, masama nga rin yan. Mga kaibigan, nanloloko yan. Sigurado yan. Kasi may track record dyan eh. Alam mo naman ang track record niyan. Makikita mo ang kakayahan nila sa track record nila. Kaya yan ay malinis, kaya yan ay marumi. O yan ang sabi dito ng koalisyon na ito. Sa pamamagitan ni Antonio Carpio, sabi niya, ang pagpipilian natin na kandidato, yung malinis ang track record. The aspirant must be of good moral character and without any history of corruption or malfeasance. Alam nyo, saan ko natutunan yan? Sa paghanap ko, in search of truth, ika nga. Sa paghanap natin ng sagot sa katanungan paano tayong pipili ng kandidato, ang nakapagpaliwanag sa akin yan, si Mayor Alfredo Lim. Huwag kayong magtataka kung bakit si Mayor Alfredo Lim ay bukang bibig natin kahit siya po ay wala na, mga kaibigan, sapagkat marami po akong natutunan sa kanya kung paano ka maninindigan. Paano mo dadalhin ang iyong paninindigan? Diba, alam naman ninyo yan, si Alfredo Lim. Alam nyo kasi yung merong, yung hindi magnanakaw. Mahirap magsabi yun, magsalita yun tungkol sa pagnanakaw. Magnanakaw yun eh. Si Lim tahasan eh. Sinasabi niya kung sino yung mga magnanakaw. Diba kinuwento ko sa inyo? Ano sabi niya sa atin? Eh para paniwalaan tong administration ni Presidente Duterte Anya, kailangan sumampol siya ng mga magnanakaw. Yung malaki. Para katakutan. Hindi yung puro kayo daldal. Galit daw sa corruption pero lahat ng kasama niya, halos lahat corrupt, magnanakaw. Nasa administrasyon niya ang pinakamaraming magnanakaw. Sa lahat ng administrasyon, ha? Lahat-lahatin ko na yan. Diba, inamin ko nga sa inyo eh. Nagkamali ako eh. Oh, kaya pagkatapos nating aminin yan, diba ang daming umamin? Nagsisi. Mga kaibigan, eh yun ang tama eh. Hindi naman natin kasalanan yun eh. Ngayon, meron naman ang masama sa tao, yung hindi mo inaamin. Hindi ba? Oh, masama na yung ginagawa, sasabihin mo, mabuti. Ayan oh. Walang history dapat ng corruption. Alam nyo na. Hindi na ninyo kailangan magbanggit ng pangalan. Ilan lang yan eh. Kung may history ka, bakit mo pa pipiliin yan? Hindi ba?
upright, stand on key issues. Ha? Yung naninindigan, matatag na naninindigan sa mga pangunahing mahalagang usapin. Sabi, the aspirant must be unequivocally opposed to extrajudicial killings. Dapat eh, kinukundina mo yan, o kaya tutol ka sa ganyan, yun ang paninindigan mo na sa simula pa lang. Ha? Kowtowing to foreign powers. Ha? Ayun dami dito. Kunyari, galit sa inchik sa China, pero sa pera ng China, hindi galit. Kaya marami dyan sa media, hindi makapagsalita eh. Bakit? Eh, commercial nila mga inchik eh. O, pati dyaryo, sabihin ko na sa inyo, magbukas kayo ng ano nila, website nila. Mga naka-advertise dun, China mainland, China pa eh. Mga pogo pa nga eh. Mga kaibigan, yan ba upright? Ha? Oh. Yung ano ho, yung kontra sa violation ng separation of powers. O di ba yan ang malimit nating tinatalakay? Yung paghihiwalay ng tatlong sangay ng pamahalaan? Ha? Ng judiciary, executive, at legislative, mga kaibigan. Dapat eh, iginagalang yan. Kaya nga naninindigan tayo na ang Korte Suprema, hindi dapat na binabaliwala ang lahat ng mga kamali ang nakikita na nila. Eh pwede naman sila mag-exercise ng sarili nilang kapangyarihan. Hindi sila kailangang sumunod sa kagustuhan ng ibang sangay, katulad niya mga nasa legislative, Kongreso at Senado, na nagpapagamit din sa executive. Eh kaya nga, nakagawa sila ng batas na ano eh. Ano tawag mo ron? Yung, ano yun? Yung kinu-question sa Korte Suprema, nalabag sa karapatan pantao, unconstitutional. Ha? Oo, terror bill, mga kaibigan. Sipin mo yan. Nagpapagamit eh. Pag malapit na eleksyon, hahanap ng ano, magpapabango sa kanila. Oo. Pero ngayon, hindi natin ma-afford na ma-divide tayo mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, sisikapin nila yan. Magkaroon sila ng maraming kandidato. Yang administrasyon. Kasi isa lang ang agenda nila, manatili sa kapangyarihan. Ah, pagkatapos ng kanilang termino, eh sila pa rin ang masusunod. Ah, alam nyo na ang dahilan. Upang hindi sila mapanagot sa kanilang kasalanan, mga kaibigan. Yun lang ang agenda niyan. Yun lang ang pinag-iisipan niyan. Kaya hanggang ngayon, wala tayong bakuna eh. Ha? Sipin ninyo? Sabi ni isang senador, nasaan ang bakuna? Oh. Nasaan ang bakuna? Magtataka pa sila, bakit dumami? Ba't sino ba in charge? Kami ba? Kasalanan pa ng taong bayan eh. Kaya sinasabi ngayon ng mga negosyante, pati si Justice Carpio. Sinasabi niya, nabasa ko, meron akong maigsing nabasang caption na sinabi niya na payagan yung mga private sector na makapag-angkat ng sarili nilang bakuna. Ba tayo payagan? Mga kaibigan, meron silang ibig mangyari. Gusto nila makapagsasamantala na sa kwarta. Gusto pa nila, siguro, tanawing utang na loob ng mamamayan yung bakuna. Kahit
ang nakalaang pera dyan ay pera din ng taong bayan. Oh. At naninindigan din, mga kaibigan, ha? Kung ano ang prinsipyong nasasaad sa 1987 Constitution. Huwag na kayong makinig sa mga, ano, yung mga troll ngayon. Kasi mas may isip tayo eh. Hindi na nyo dapat in-entertain yan. Ha? Naghahanap lang ng pansin yan kasi meron dyan, gusto mapansin sila, gustong magsip-sip sa may kapangyarihan, gusto tayong gamitin. Di ba? Kagabi nga may nag-comment eh. Ano pa kayo niya? Ha? Ilang bagay lang yun eh. Isa, gusto niya mapansin siya. At my expense, at our expense, tayo ditong nagsasama-sama sa programang Lapid Fire. Kayong mga, gusto niya kayong gamitin. Di ba? Para mapansin siya nung gusto niyang pagsipsipan. Eh, no, pakialam namin doon. Nagsisipsip ka pala eh. Kumuha ka ng istro. Di ba? Higupin mo si digong nyo. Eh, para sa amin, inyong-inyo na yan eh. Wala namang aagaw niyan eh. Di ba? Eh, ito yung programa namin ito eh. Hindi kami nag-entertain dito at hindi ko tinotolerate ang debate rito. Wala tayong pagdidebatihan dahil malayo kayo para makipagdebate ako sa inyo. Kahit abogado ka pa. Ha? Pagdating sa politika, marami ka pang kakainin bigas. Wala pa nga nagkatotoo sa mga sinabi nyo eh. Oh. Eh ilang administrasyon na ang pinagdaanan natin, mga kaibigan. Ha? Simulan mo kay Ramos. Oh. Sino ba unang nagtayo ng samahan dyan para sa pagkandidato niyan? Oh, eh kami rin yun eh. Hindi mo lang alam, di ba? Oh, dahil kahapon lang kayo pinanganak. Tapos ang lalakas ng loob niyo. Yun ang hirap eh. Wala namang kayong alam sa politika, sa tunay na pangyayari. Wala namang kulang kayo sa pagkaalam. Hindi ko sinasabing marunong ako. Hindi. Ang sa akin eh, experience eh. Wala kayo nung pa eh. Meron man kayo, hindi pa level. Di ba? Ngayon, abogado ka, eh sa batas, diyan ka magpakadulubasa. Di ba? Eh minsan nga, mas tama pa interpretasyon ko sa inyo eh. Oh, hindi siya nagyayabang ha. Sa totoohanan lang. Kasi ito, hindi na rito pinag-uusapan. Wala na tayo ron sa yugto na pagdidipatiyan natin. Ano ginawa nitong mabuti? Alam na nating lahat, walang ginawang mabuti to. Magko-concentrate tayong lahat sa sarili nating layunin. Pagsasama-sama sa mabuting layunin sa ikabubuti ng bansa at mamamayan. Wala na tayong pakialam dyan. Kasi pagkayang mga yan, in-entertain natin, pinansin natin, madidistract tayo. Wala nang kabuluhan yan eh. Wala na silang magagamit na issue. Naubos na yan. Ano na lang yan? Kantsaw bata na lang yan. Kantsaw squatter lang yan. Kantsaw barberia lang yan. Ba't ka papatol dun eh? Dapat ang attention natin nasa mas mataas na ano, ikabubuti ng lahat. Eh yun nga ang hinahangad natin eh. Nakabutihan para sa lahat. Makikinabang din sila ron eh. Ha? Dahil mamamayan pa rin sila. Yun nga sinasabi natin dito eh. Kay hindi sang-ayon sa'yo, kay sang-ayon sa'yo, pareho mong mamamayan yan. Wala kang dahilan para
Hindi ka managot sa kanila. Pare-pareho kang nananagot sa pare-parehong yan. Kaya ano man ang paniwala niya sa politika. Di ba? Kasi mababaw na labanan na yan eh. Mababaw na lang ang gando na lang sila eh. Di ba yung tubig? Pag mababaw, maingay. Maingay lang yan. Tignan mo yung sinasabi, walang kabuluhan. Di ba? Oh. Pag may pumasok dito, manggugulo lang. Huwag niyo pansinin. Gusto ko nga i-block niyo pa eh. Yun lang ang paraan eh. Di ba? Hindi na sila kasali. Irrelevant na yan. Di ba kayo naniniwala sa akin? Itong itinayong koalisyon, kung ano yung mga pinagsasabi natin, ito yung nilalaman ng koalisyon nila eh. Na pinangungunahan ngayon ni Justice Carpio eh. Nandun na tayo sa pangalawa, pangatlo. Ha? Na pagpipilian daw yung plataforma. Ang mga aspirante raw ay dapat merong solido, ha? Well-informed platforms. Ha? Yung talaga na unawaan mo yung issue, doon yung iukol ang inyong panahon sa pag-unawa sa issue. Kesa pansinin ninyo yung mga troll, yung mga gustong magkaroon ng mapansin. Nagsisip-sip sila, gusto nila mapansin sila, gagamitin nila tayo. Sino talo? Pag pinansin mo yan, talo tayo. Kaya hindi sila dapat pinapansin. Walang kabuluhan yan eh. Diba? Ang pumatol sa gago, mas gago ka. Diba? Hanggang dyan lang yan, mga kaibigan. Oh. Eh, lalo na kilala sila sa pabago-bago kung sino nakaupo doon. Oh, mga kaibigan. Eh, tayo, nananatili tayo. Kahit na sinuportahan pa natin ang kandidato, kahit na nanalo pa yan, eh, ni minsan, hindi tayo nagsip-sip. Ha? Para lang mapabuti ako. Hindi natin ginawa yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman tayong ibang hangarin, ha, na kumandidato. Nagpapasalamat tayo doon sa mga naniniwala na meron tayong ano, puwang na dapat eh, magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi ho. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ang ating kakayahan. Ayaw nating magpanggap. Alam nyo, isang bagay kasi, nakikita mo lang yan pag hindi ikaw. E pag nandun ka na, baka wala ka nang magawa. Baka hindi mo naman kayang gawin ang sinasabi mo. Kaya mas mabuti na yan sapagkat dito na tayo, ito na yung larangan eh. Na ating kabisado na natin, di ba? At madali nating maunawaan. Kapag hindi pagbago sa pandinig natin, pwede natin pag-aralan. Hanggang doon lang tayo. Wala tayong hinahangad, kayamanan. Wala yan eh, mga kaibigan eh. At dyan na lang sana magpasalamat yung iba. Meron pang mga ganyang tao na marunong magsalita, marunong manindigan. Alam namin, ang sinasabi namin, alam nyo rin. Gusto nyo rin sabihin, hindi nga lang tayo pare-parehong nagkasabay-sabay na mabigyan ng pagkakataon na masabi yung gusto ninyong sabihin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pagpatuloy po natin itong mga kriteriya na
sinabi ni Justice Carpio dito sa inilunsad na pagsasama-samang koalisyon, mga kaibigan. Ang mga aspirante dun sa platforms, pangatlo ito eh, nabanggit na natin yung ibang bahagi nito, dapat tayo maging well-informed sa mga plataforma na tutugon sa mga problema ng ating bansa. Ano ba yung problema ng bansa? Kailangan identified natin. Pangunahing problema natin ngayon, itong pakikipagsapakatan ng administrasyon ngayon sa ginagawa ng China. Imbes na ipagtanggol tayo, mga kaibigan, ang ipinagtatanggol yung ginagawa ng China. Anong klaseng gobyerno yan? Hindi ba yan eh, mga kaibigan, tahasang kataksilan sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino, sa ating bansa, katraydoran yan, na maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, yan, pangunahing issue yan eh. Oh, yung corruption, di ba? Dapat maging maliwanag sa atin yung corruption. Rule of law. Hindi mangyayari yung corruption, yung mga yan sa China issue na yan, lips to lips sa China. Kung sinusunod ang rule of law. Ano ba ang rule of law? Abay, Pilipino ka eh. Ikaw ang gobyerno eh. Ikaw ang dapat nangunguna na nagtatanggol sa bansa mo. Eh hindi eh. Baliktad eh. Mga kaibigan eh. Oh. At maging maliwanag sa atin kung paano dapat ipinatutupad dito. Bagay, itong kriteriyang sinasabi dito, para ito sa mga pipiliing kandidato. Pero, dapat alam natin yun. Para hindi tayo maloko. Di ba? O, pang-apat, winnability. Siyempre, kailangan natin may panalo yung kandidato, di ba? May kakayahang manalo. Sabi, yun yung sinasabi natin eh, kailangan saleable yan eh. Madaling ibenta. Kumbaga sa produkto. Di ba? Oh, parang bakuna. Ba't ka bibili ng Sinovac? Di ba? Eh, alam mo, mababang uri yan. Di para ka nag-aaksayan ng pinambibili mo dyan at sinasapanganib mo pa, lalo na ang buhay ng mga mamamayan. Tamo si Sinas, nag-positive, na-inixyon na pala ng made in China ng bakuna rin yan. O hindi ba sinasabi natin, yan yung tinutukoy nating mga, sinasabi lang nila ngayon lang eh. Papano, nakakaramdam na sila eh, kasama nila yan ha. Nakakaramdam na sila. Maliwanag ang issue sa Palawan. Tandaan ninyo yan. Ha? Yung ginampan ng papel ng mga kababayan natin sa Palawan na bumoto ng no. Very clear. Yun ang dapat nating maging paninindigan. Mga kaibigan. Di ba bago pa yung election na yung sinasabi na natin? Ang magiging issue sa 2022, yung China invasion. Payag ka ba? Hindi payag. Yung pagboto mo parang plebisito ng yes or no. Ba't ka pipili nung kandidatong alam mong magpapatuloy doon sa pakikipagsabuatan sa China, sa Communist China, mga kaibigan? The aspirant must have recall among the voting population, yung madaling, yung kilala, yun ang ibig sabihin.
Eh, iwanan natin yan. Ang sabi naman ng Malacanang, maaga pa raw na pag-usapan ng politika. Oh, kita mo, binabaliktad na naman nila. Para lumabas ng namumulitika ito. Hindi. It's about time. Maigsi na ang panahon. Mula ngayon hanggang 2022. Mga kaibigan, para baliwalain pa natin. Nakita naman ninyo ang ginagawa nilang movements. Nagkakabit na ng mga poster nila. Ha? Pinatatakbo yung sarili. Wala namang clamor. Ha? Wala namang clamor eh. Walang public clamor. Ang merong public clamor yan, sina Vice President Lenny Robredo. Matagal na may clamor na tumakbo. Pero kahit na ganun, hindi niya inuuna yung pag-isipan yan. Bahala na kayo. Ayan, may isang grupo na hindi naman pwedeng sila lang lahat yan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero ang importante, lahat ng mga pangalan binabanggit natin, lumalabas lahat eh. Antonio Carpio, kita ninyo? Oh, mga kaibigan, akalain ba natin na magkakaroon ng ganyang grupo? Ang mamumuno, mangunguna, yan si Justice Carpio. Ha? Ang sinasabi nga lang natin na challenge, tumakbo ka. Kung kailangan mo, hilahin ka ng taong bayan, hilahin natin yan. Kaladkarin natin. Ha? Kailangan ka namin. At kami tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit wala ka na sa pwesto, ha? Ay hindi mo pinapayagan. Ha? Ipinaglalaban mo ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Utang na loob naming tatanawin yan. Kaya, ayaw mo man pumasok sa politika, kailangan tumakbo ka, kailangan ka ng bansa, kailangan ka ng mamamayan, walang magpapaliwanag. Wala na tayong tagapagpaliwanag. Ang nagpapaliwanag, puro gago ang mga nagpapaliwanag ng loloko. Ang bababaw ng panlulokong ginagamit. Ha? Yung masama, sasabihin, mabuti raw yun. Ha? Mga kaibigan, yung pinagtatanggol ang kapakanan ng inchi kaysa Pilipino, matino ba yun? Paliwanag ba yun? Oh, wala na kasi yung mga constitutionalists natin. Iilan na lang yan. Sabi nga, kumbaga sa mga hayop, endangered species na yan. Yung mga nagtataya para sa bansa at sa mamamayan. Oh, sabi raw, maaga pa raw para pag-usapan ng politika. Sinabi ba nila yan nung nag-aaway na ngayon yung partido nila? Oh, kasi ito si Pacquiao, tanga yan eh. Di ba? Doon pa lang, malalaman mo, walang kakayahang mamuno yan, tanga eh. Akalain mo, hindi niya agad natunugan. Hanggang ngayon, pinipilit niya pa rin. Presidente raw siya ng PDP, padapa, mga kaibigan. Eh, gago ka, di ba? Paano ka naging presidente niyan? Oh, sino susunod sa'yo? Hindi susunod sa'yo yan. Di ba? Doon pa lang malalaman mo na eh. Tanga eh. Eh, ba't mo boboto yan? Ano gagawin yan? Yan, tino mo mangyayari dyan, pipilit niya kung mandidato siya mag-isa niya. Ha? Kasi marahi siyang pera, si Pacquiao daw siya. Eh, tingnan natin, di ba? Maganda yan. Eh, katunayan, di ka kasali sa pwedeng makapasok dito para pagpili ang kandidato eh. Kaya nga nilatag ang kriteriya eh. Kaya tinanong sila eh, paano sila Sara Duterte? Eh, hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta sa patayan, hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta na ibalik daw ang bitay na wala namang kabuluhan, hindi kasali yan. Eh, ba't mo pa ipagtatanggol ang human rights kung meron death penalty? Oh, mga kaibigan, di ba? Isa nga yan eh.
sa kasunduan eh, sa mga signatory, ha? Sa pagtataguy na magtataguyod ka ng proteksyon para sa karapatan pantao. Kasama yan eh. At saka nasubok naman natin ang death penalty. Hindi naman, baliwala naman yan eh. Di ba? Ang nade-death penalty lang yung walang pera. Katulad din ng walang death penalty. Ang napaparusahan lang, maliliit. Yung malalaki, hindi. Oh, sino maniniwala sa inyo, hindi kayo nangangampanya, eh, nagkakabit na nga kayo ng mga poster nyo. Di ba? Oh, nag-i-endorso na nga ng kandidato si Digong nyo, di ba? Ni-endorso, kunyari, kunya-kunyari ang akuan, dinadaan sa kwento. Mga kaibigan. Ginagawang tanga ang lahat ng ang mga mamamayan. Bobo ang mga mamamayan, yun ang tingin nila. Oh, ngayon, sabi, kailangan natin ngayon sa 2022 na dapat natin pagandaan. Magkaroon tayo ng mga, yung pinaka mahuhusay na kandidato na makapagsasagawa ng mabuting pamamahala. Oh, hindi natin makokontrol ang tao, pero sabi nga, kung track record ang pagbabasihan mo, yung mabuting track record, eh madaling pumili na noon pag alam mo. Di ba? Ito ba, nagnakaw ba to? May bahid ba to? Matagal na natin sinasabi yan eh. Oh, mga kaibigan. Ngayon, eh, ang sabi, nakipag-usap na raw sila sa mga, o nakikipag-usap na sila sa mga posibleng kandidato na maaring tumanggap ng hamon laban sa kasalukuyang administrasyon sa susunod na halalan. Nakausap na raw nila si Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan, nabanggit nila yan, si Manila Mayor Isko Moreno, Senator Nancy Binay, pati si Senator Grace po, at dating Senador Antonio Trillanes. Alam nyo, maaring ito ngayon, hahamakin pa yan eh. Ito, pero tandaan ninyo, simula pa lang yan, mga kaibigan. Kasi kung marunong kayong magbasa ng mga nakakaraan, ha? Nakakaraan lang, nito lang. Makikita ninyo yung mga personalities na ultimately magsasama-sama yan na isang koalisyon. Ito'y hudyat pa lamang ng simula ng pagsasama-sama. Kaya ako po, hinihimok ko kayo. Kalimutan natin ang politik, ang mga affiliation, anuman silang partido na bibilang, kung sila'y makatutulong upang itong hinahangad natin, na ang importante kasi yung survival. Ang importante kasi, matapos na itong kalbaryo natin na walang nangyari, sinayang ang 6 na taong buhay ng mga Pilipino. Wala tayong nalasap kundi pahirap, kundi pananakot. Mga kaibigan, ano mabuti nating natikman? Meron ba? Wala eh. Isipin mo, 6 na taon, sayang ang naging buhay natin. Diniscourage tayong mangarap at matupad ang ating mga pangarap sa loob ng nakalipas na mag-6 na taon. Inagaw sa atin yung pangarap na yan. Marami ang inagawan yan. At kitang-kita natin kung paano nila binaboy ang pamamahala sa pamahalaan sa gobyerno
Ha? Kung paano nila binaboy ang pagkatao ng mga Pilipino. Sipin mo, sila tahasang alam na alam, pinapaalam pa sa buong mundo kung paano nila tinatratong parang hayop ang mga Pilipino. Kaya wala nang gumalang sa atin, mga kaibigan. Lalo na yung mga dati nang bumababoy sa mga kababayan nating OFW. Dito gumagawa sila pa. Ambassador pa. Oh, alin, kundi pa natin pinagkakakalampag yan. Ha? Eh, nandiyan pa si Mauro ngayon, mga kaibigan. Oh. Sabi nitong koalisyon, sabi ni Carpio, ang proseso ay nagsisimula na, pero wala pang pinal na listahan. We are prepared to accept suggestions from everyone. What is important, handa raw tumanggap sila ng suggestion. Eh, dapat lang. Diba? What is important is we agreed on the process. Ang importante raw is tayo'y nagkakasundo sa proseso that at the end of the day, nasa bandang uli, we will only choose one slate. Yun lang ang pipiliin natin. Kalimutan na natin yung nakaraan. May nagkamali sa atin. Oh, sino ba tayo? Hindi naman tayo Diyos eh, pare-pareho. At kahit itong koalisyon na ito, ha? Kung gustong magpakatao nung iba at sumama, kailangan makasama rin natin sila. Di ba? Oh, kung yan naman eh, hindi magiging taliwas sa sinasabi nilang pamantayan yung criteria. Oh, handa raw silang kuan, makinig, ha? Oh, pero sa bandang uli dapat pumili tayo ng isa lamang slate, ha? Yung mga yung ticket, ha, sa bandang huli. Before sabi rito, meron daw bago i-finalize yung endorsement nila, kasama raw dito yung mga survey, interviews, sila ay, isipin mo, wala nang, ilan na lang ang himpilan ngayon, saan pa sila ma-interview? Lahat yan, bias na. Ha? Anong himpilan pa ba, hindi bias? Gusto nila kasi, lahat ng himpilan, isatunog. Parang China. Ha? Hindi naman tayo China eh. Bakit magiging isa ang sasabihin yan? Oh, mga kaibigan. Ako rin, meron ako mga hindi gustong tao rito, napaplastikan ako eh. Pero, wala tayong magagawa. Ang pinaka mataas, ang pinaka primary, yung importante, pinaka-importante, ha, sa lahat, wakasan, ha, ang ganitong uri ng administrasyon at all cost. Kasi hindi naman nangyayari sa ibang administrasyong nakaraan yung ganito. Nalintik eh. Sobra na sa kawalangyaan ang pinaggagawa, mga kaibigan. Bay, tama pa eh. Di ba? Hindi natatanggal. Yung mga pinagpupwestong mga nagsamantala, nag-aabuso, ang puhunan lang, magsisip-sip lang. Magaling anya, tamaan niya si Digong nyo. Lahat tama eh. Ha? Mga kaibigan, para konsintihin yung katiwalian nila. Para makapag-abuso sila, makapagsamantala sila. Tama raw yun. Tama raw si Digong nyo. Si Digong nyo naman, may pagka-uto-uto. Uto-uto eh. Sige, purihin nyo lang ako.
kung bahala sa inyo. Hindi, may ano eh. Sabi, nangurakot daw ako. Ay, kung bahala dyan. Sasabihin ko, hindi ka nangungurakot, hayop ka. Ha? Yun lang ang sasabihin ko. Ikaw na hindropot ka, hindi ka nangungurakot. Bay, mayaman ka eh. Yun ang sasabihin ko. Mayaman yan eh, nangungurakot. Ano sinasabi nyo? Ha? Laging tayo talo eh. Kumbaga sa Caracruz, itong administrasyong ito, pagka Cruz, talo tayo. Ha? Pagtao, panalo sila. Ala tayong kalaban-laban, mga kaibigan. Madalit sabi, ano po? Gagaguhin lang tayo. Sasabihin lang, hindi totoo, ano yung, hindi magnanakaw yan. E di, nagmukha tayong gago pare-pareho. Hindi raw magnanakaw yan, bilyon na nawawala sa PhilHealth, walang nagnanakaw. May krimen, walang magnanakaw, mga kaibigan. Di ba? Lagi may krimen dito, walang kriminal. Mga kaibigan. Pa sinasabi dito. Ito. Sabi ni Carpio, si Sara Duterte, anak ni Digong nyo, si Pacquiao, bagsak sa kriteriya nitong bagong koalisyon. Madalit sabi po, hindi kasama sa parada. Kumbaga sa piyestahan po ito, wala ang pangalan ng mga ito sa banner. Bagsak eh. Oh, yung binasa nating criteria, si Pacquiao, digong nyo rin yan eh. Diba? Mga kaibigan, at yan eh, death penalty raw siya. Ha? Ba meron pang isa yan? Dagdagan ng sinag yung araw ng bandila natin. Kalahin mo naisip nito yun. Eh kung pinanganak ka nung mga 2 years ago, 3 years ago, o mga 5 years ago, hindi mo alam yung sinasabi niya. Bakit? Eh sinabi na ni ano yun eh, ni Gordon Sipsip din eh. Diba? Si Gordon ang unang nagsabi nun eh. Gusto ni Pacquiao eh. Dagdagan daw ng sinag yung araw. Natatawa naman ako dun sa isang Pacquiao ng Pacquiao dito sa atin, dati. Eko ko nung plano nun, nag-aala CIA yata, mga kaibigan. Biglang nung tatakbo na si Pacquiao, biglang, ano, yung binlock ako, ha? Ba, binura ka agad yung mga sinasabi niya sa akin. Itataka ako rin sa mga taong gano'n. Ano? Biglang missing in action eh. Akala mo CIA eh. Mga kaibigan oh. Ha? Mga walang kwentang tao talaga eh. Oh, ngayon, ang sabi ho, we are a coalition of democratic forces. Kami ay puwersa ng koalisyon para sa demokrasya. At aming nire-reject o tinututulan yung mga kilalang suportado ang authoritarianism. O, di ba? Sinabi na natin din yan sa mga nakaraan yan. Itong patakbo ng gobyerno. Kanina nga, minarinig ako nagtanong dun eh. Paano ho gagawin natin? Itong parang nakikita natin, parang ang nagpapatakbo ng gobyerno ay junta. Di ba? Kanino nyo unang narinig yan? Sabi ko sa inyo, nagtatanong, pati yung koalisyon, yung mga namumuno sa koalisyon, lahat ng sinabi na natin dito, inilarawan natin, iyon ang nilalaman nitong koalisyon na ito. Lahat pinag-usapan dyan eh.
Hindi kami tutol kami sa authoritarianism. Yung para mga diktadurya, di ba? Authoritarianism yan, yung mga komunista at China, mga kaibigan. At tutol din kami, ha? Kontra kami sa mga responsable sa EJK, ha? Or yung kumukonsinte sa EJK, sabi ni Carpio. Carpio yan, oh. Ha? Veteranong kwan ho yan, Supreme Court Justice. Ang sabi niya, si Duterte is the exponent of authoritarianism. Kaya, yung anak niyang, si Sara, hindi qualified. Disqualified, mga kaibigan. He has several times, maraming beses niyang sinabi na kanyang ibabasura ang konstitusyon. We do not think that the daughter of the president will qualify under our coalition. Oh, mga kaibigan, di ba? Mga manlalabag ng batas yan eh. Oh, it runs in the blood, sabi nga. He is identified also with President Duterte. Nung tinanong si Pacquiao kung halimbawa mapapasama ba dyan, eh sabi niya, definitely hindi na. Di ba? Kasi identified siya dyan eh, sa kidigong niyo eh. Sinuportahan niya yung war on drugs at pinuri niya pa yan eh. Mga kay para sa kanya, tama yun eh. Oo. At sinabi niya, yan sa Senado, he is also for death penalty. Kahit na sumisitas pa sa Biblia, ito si Pacquiao, yun ang masama. Nagpapanggap na misaya. Eh, misayad siya. Di ba? Ba, may Biblia pa yung ginagamit yan eh. Sumisitas eh. Alam mo, Pacquiao, yung demonyo, sumisitas yun ha. Si Satanas mismo. Di ba? Oh, di ba si Satanas eh, gusto nang lokohin niya si ang Panginoong Jesucristo nung araw, di ba? Oh. Nung ang ating Panginoong Jesucristo eh, nag-aayuno. Di ba? May kinausap ni Satanas eh. Dinala pa sa itaas ng bundok eh. Ha? Pagkatapos eh, sabi sa Panginoong Jesucristo eh. Eh, tumalong ka dyan. Sabi ng ganon. Hindi ba nasusulat na aalalayan ng iyong paa? O, eh, pagka sa nakapakinig nun, mga kaibigan, ano, isipin. Ha? Pagka nakinig nun, si Pacquiao, iba interpretasyon yan eh. Mga kaibigan eh. O, ano sabi ni Kristo? Ha? Tumalong ba si Kristo? Hmm? Pero nasa Biblia ba yung sinasabi ni Satanas? Ha? Nasa Biblia yun, nasusulat na noon pa. Sa panahon pa lang ni Kristo. Yun yung pangako kay Kristo eh. Naaalalayan ng kanyang paa, baka matisod ng bato. Hindi naman nakalagay doon, tumalong ka. Pag tumalong ka, alalayan yung paa mo. Ang nakasulat, baka matisod ka ng bato. Oh, di ba? Binago ni Satanas yung sitas eh. Kung si Pacquiao yun, totohanan niya yun. Letra por letra yun. Di ba? Oh. At pasabi, eto anya. Sa taas ng bundok eh. Nakikita mo yung buong sanlibutan? Bibigay ko lahat sa iyo yan. Ano sabi? Sambahin mo lang ako. Oh, kung si Pacquiao yun, sasambahin yan eh. Si Satanas. Mga kaibigan. Oh. Mukhang pera ba si Kristo? Ba hindi. Ha? Hindi kurap eh. Ang Panginoong Jesucristo, di ba? Ang kurap si Satanas eh. Kaya paborito niyan si ano eh.
Si digong nyo eh. Mga kaibigan o. Oh. Ah, sabi ni Justice Carpio, so it will be difficult for us to consider him. Ang tinutukoy niya, si Pacquiao. Napakahirap na isali namin si Pacquiao. Eh sana tinanong niya, paano kung si Pacquiao matauhan at i-denounce niya? Sasabihin niya, nagkamali siya. Ba, eh, paano yun? Yun dapat tinanong niyo kay Carpio. Paano kung may mga ibang political figure sasabihin, sasali kami sa inyo dahil naniniwala kami sa inyong simulain nitong koalisyon na ito. Eh, paano yan? Eh, suportado mo yung ganyan. Hindi, nagsisisi na ako. At handa akong i-denounce yung mga katarantaduan na ginawa ng administrasyong ito. Tatanggapin ba hindi? Ha? Ba, mali yun. Pag hindi, tanggapin mo. I-denounce mo publicly. I-announce mo, di ba? Na, hoy, kumakalas na sa paniwalang, ha? Makademonyong paniwala na tama yung EJK. Yan, di ba? Oh. Eh, pagka ganun, dapat tanggapin. Kasi wala nagtanong eh. Oh, mga, sabi nung manong isa, eh, dapat to, nandun kayo eh. Hindi nga ako imbitado eh. Eh, iniimbita ron yung mga kwan eh. Akala mo kung sino, di ba? Mga kaibigan, yun ang masama. Kasi alam natin eh, ito ah, tandaan nyo. Kasi nga po, wala naman tayong personal na hangarin. Di ba? Ang sa atin, kung ano yung makakabuti sa bansa, makakabuti sa marami, sa lahat, makakabuti sa akin yun. Yun lang iniisip natin eh. Oh. So, itong ginawa nilang ito, makakabuti sa atin yan. Kung tayo'y magsasama-sama dyan, makakabuti sa marami yan, makakabuti sa akin yan. Di ba? Oh. Eh, mahirap niya. Alam naman natin ang the end niya, ang ending niya eh. Pag yung mga yan, nagtagumpay na. Itong mga kamukha natin na pangkaraniwang tao, na nagtanim o nagkalat ng tuyong dahon, mga kaibigan, eh, makakalimutan tayo eh. Di ba sinabi nga natin, yung mga katulad ni Rizal, di ba? Sabi ni Rizal, ano yung kanyang panawagan, pakiusap, di ba, ni Rizal? Na sabi ko nga sa inyo, nung unang tumakbo si Senator Trillanes, lingid sa kanyang kaalaman, dito rin sa istasyong ito. Nung eleksyon na yun, nandi dito ako. Gabi rin. Sabi natin, kinakampanya ko yan eh, nakakulong yan eh. Dito sa programa natin. Binasa ko ito, mahaba itong sinulat ni Rizal sa Noli Mitangere. Pinatagalog ko pa yan eh. Pero yung kapiraso dyan na panawagan ni Rizal yun eh. Ang sabi niya, ako'y papanaw na hindi masisilayan ang bukang liwayway ng aking bayan. Kayong mga kakakita, salubungin ninyo at yakapin. Subalit huwag niyong kalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ayun yung panawagan ni Rizal at pakiusap eh. Ibig sabihin niya, yung mga nagtaya, di ba? Yung mga tumaya, kamukha nila. Ha? Eh, huwag niyong kalimutan naman. Di ba? Yung mga nabuwal sa dilim ng gabi. Huwag niyo silang kalimutan. Hindi ba?
Eh, problema kasi sa atin, yung mga gumawa ng kabutihan, kinakalimutan yan eh, paglipas ng panahon, lalo na, meron na silang ibang kwan, pinagkakaabalahan, nagtagumpay na, limot na yung mga tao na talagang nagtaya, yung mga sinasabi nga nating nagsipagkalat ng mga tuyong dahon. Oh, di ba? So, bagsak ko unang-una sa mga kumakandidato ngayon at kasi di ba may mga tandem na silang binabanggit. Lalo na itong administrasyon, ang daming pakulo nito eh. Yung pinakahuli, Vice President daw si Digong nyo para manatili sa pwesto. O di ba yan yung iniikot ng padapa, partidong padapa, mga kaibigan. Si Juan, ano yun? Go Duterte, di ba? Go Duterte. Meron silang acronym eh. Godu, ha? Yun ba? Oh, meron naman mag-ama. Dudu. Anong dudu? Hindi dudu yun. Ano yun? Dut-dut. Di ba Duterte yan? Eh, dalawang Duterte. Paigsiin mo. Dut-dut. Eh, ba't dut-dut? Eh, dul-dul eh. Pinagdudut-dutan eh. Pinagdudul-dulan yung mga sarili nila sa pwesto. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce palang ulam na, o kaya sisig or rolls. Yung malasa, yung masarap, nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss, Davao Street Food Flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR, for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ito sa column daw ni Justice Carpio, ayon dito sa balita, sa pahayagang Inquirer, sinabi niya rin na ang 1987 Constitution ay nagbibigay kapangyarihan sa Korte Suprema na gumawa o maglabas ng rules, desisyon, di ba? Para sa proteksyon o proteksyonan ang karapatan ng mga tao. Isang provision that is not included in previous charters. Nasa 1987 Constitution pala yan. Di ba sinasabi ko nga, yung Supreme Court dapat ine-exercise yung motto proprio. Yung motto proprio kasi ano yan eh, legal term nila yan eh. Mas madaling big kasi kaysa yung on its own. Sa English, di ba? On its own. Dapat ine-exercise nila yung kamukha nung sinasabi nating ombudsman. Meron silang ganong kapangyarihan eh. Na kahit walang naghahain ng reklamo, nagdudulog ng reklamo, laban sa kanino mang public official, eh merong kapangyarihan ng ombudsman sa kanilang sarili na sila ang mismong mag-iimbestiga nang walang nagre-reklamo o naghahain ng reklamo. Yun po yun eh, mga kaibigan. Eh di lalo ang Korte Suprema. Di ba?
Bakit tahimik sila gayong pinagbabantaan na nga, pinagpapapatay na yung mga abogado, mga judge, pinagbabantaan, nire-red tag pati judge. Paano yan? Ano kayo, bulag? Bingi ba kayo? Ha? Oh, kailangan ba may justice pang madamay? Oh, mga kaibigan. Ang sabi ho ni Carpio, framers of the Constitution, ito raw mga lumikha, sumulat ng Constitution, included this provision, isinama raw yan sa provision, which cloaks the Supreme Court, with both a duty and power na nagbibigay ng sa Supreme Court ng tungkulin at kapangyarihan. Ano yun? The responsibility as the ultimate guardian of the constitutional rights of the people. Sila yung bantay na itinalaga ng saligang batas para magbantay sa karapatan ng mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Oh, ang provision na ito ay tinitiyak na ang Supreme Court ay maaring tumugon doon sa gaps or inadequacies in the law by promulgating rules to protect the people's rights concurrent and the exercise of its judicial power. Eh, yung mga kwan, yung mga sinasabing gaps, yung siguro yung hindi gaanong malinaw, yeah, or inadequacies sa mga batas, na sila'y gumawa, nang pwede silang gumawa ng mga rules, ng mga desisyon para proteksyonan ang karapatan ng tao, concurrent, with the exercise of its judicial power gamit ang kanilang kapangyarihan. These rules cannot be repealed. Ito raw, patakaran na ito, hindi pwedeng mapalitan ito. Altered or supplemented by Congress. Hindi pwede itong baguhin ng Kongreso o palitan. Making them superior to laws passed by Congress. Yun daw provision na yan ay binigay sa mga maestrado ng sa Korte Suprema ay hindi napapalitan yan. Kahit ng Kongreso. Mga kaibigan, ito eh, mga kalukohang batas na ginagawa ngayon, di ba? Kadalasan, yung ginagawang batas para makapagsipsip kay Digong nyo sila, puro labag sa konstitusyon eh. Yun na lang ownership, 100% foreign ownership. Merong nakapending na bilyan na inaproba na sa Kamara. Hindi nila nilalabas. Kasi meron namang pakana, di ba, na charter change, di ba, mga gago. Ngayon, yun yung batas na foreign, 100% foreign ownership, ba't sila gumawa nun in the first place? Labag sa constitution yung ginagawa nila dahil may provision sa constitution, mga kaibigan. Na hindi pwede magmay-ari ng 100% puhunan sa negosyo ang mga dayuhan. Bakit ka gumawa ng batas? Hindi ka pwedeng lumikha ng batas na kukontra sa konstitusyon. Yun ang tinutukoy ni, ganong klase ang tinutukoy ni Justice Carpio na hindi pwedeng palitan yan. Mga kaibigan, actually maraming provision sa konstitusyon. Halos lahat yan, hindi mo pwedeng hindi pwedeng i-supersede ng Kongreso at ng Senado.
Mga hindi nila pwedeng galawin ang konstitusyon o likutin yung mga provision ng konstitusyon. Gagawa ka ng batas na makaka-apekto ron. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Pero ginagawa, di ba? O yan lamang terror bill. Puro ang constitutional yan eh. Oh. Thus, the duty and power of the Supreme Court to protect and enforce constitutional rights cover not only Bill of Rights. Sabi ko eh, ang tungkulin at kapangyarihan ng Korte Suprema na proteksyonan at ipatupad ang karapatan sa ilalim ng saligang batas ay hindi lamang sumasakop sa tinatawag na Bill of Rights, but kundi maging sa karapatan na nasa ibang provision ng saligang batas. Eh, yun yung sinasabi natin kamakailan nga lang eh, na ito nga, nakikita na ninyo itong, ano, itong mga search warrant, dispalinghado, mga kaibigan, inaabuso, ginagahasa ng mga ng mga elemento ng pulis at military. Oh, ito binanggit siya, no? The fact that the search warrants were served by police and military personnel who are under the executive branch of government does not excuse the Supreme Court from investigating the killings which happened while judicial warrants were being served. Sipin mo yan. Mga kaibigan, hindi pala pwedeng manahimik ang Korte Suprema ayon kay Justice Carpio. Ha? Gayong alam nila na yung mga search warrants na yan, ha, isinilbi nitong mga polis, ipinatupad at ng mga military na nasa ilalim ng executive branch of government. Hiwalay yan eh. Doon ngayon, ma-exercise ng isang hiwalay na tanggapan ng gobyerno, isang sangay ng gobyerno, hiwalay, yung judiciary, yung kanyang kapangyarihan na mag-imbestiga, imbestigaan ang patayan na nangyari gamit yung pong mga judicial warrants. Dahil yung warrants na yan ay inisyo ng judiciary, mga kaibigan. Oh, yun yung sinasabi ko eh. Hindi tayo abogado. Eh, yung mga abogadong patay, gutom, sumikat, mga kaibigan, hindi nila masabi yan eh. Yun nga sinasabi pa natin, di ba? Yan JBC na yan. Dapat yan, magkaroon ng representation dyan ng pangkaraniwang tao. Hindi puro mga dating judge, mga dating justice. Eh, puro abogado yan eh. Puro technicalities ang alam niyan eh. Kaya sabi ko, dapat mabago ang setup niyan. Magkaroon kayo ng pangkaraniwang tao na magtatanong sa mga kandidato para sa pwesto ng mga magistrado na dadaan dyan sa JBC. Ha? Para matiyak natin yung mga yung katarungan, ha, ay dala-dala nitong mga uupo sa pwesto. Tingnan ninyo, sabi nung ano, di ba yung natandaan ninyo itong na-appoint ni Digong nyo na babae, justice, hindi tumagal sa Korte Suprema, ha, nag-resign, mga kaibigan. Bakit? Yung si Padilla. Kasi nung in-interview siya, napalathala yung interview. Tinanong siya, ano masasabi mo sa ICC sa pag-alis ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court? Abay, sabi niya, hindi sila makakataliko, hindi nila matatakasan ang responsibilidad at pananagutan nila sa ICC sa mga kasong idinulog laban sa kanila sa ICC. Kasi nung umalis sila bilang miyembro, eh meron na silang ginawang
kasalanan eh. May kaso na sila sa ICC. Oh. Ano yun? After the fact? Hindi pwede. Ibig sabihin nun, before the fact. Kung pwede. Di ba? Before the fact. Eh ito, after the fact, nag-resign. Umalis sa ICC. Ngayon, nakita mo may malabong desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan? Mga kaibigan? Ha? Meron silang ibinasura na petition? Oh, kumu-question doon sa pagre-resign ng administrasyon doon sa ICC? Oh, di ba ho? Oh, mga kaibigan, asa na yung justice? Nag-resign eh. Isang buwan lang eh. O ilang buwan lang sa pwesto eh. Napalathala yun eh. Yung interview sa kanya. Pagkatapos, isipin nyo, lumabas yung desisyon. Ano yan? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.